Okay, good day sa inyong lahat mga bay. Gagawa po tayo ng kill switch. Doon po tayo magtatap sa ignition coil natin. Kaya gusto ko doon sa ignition coil mag-a-attach mga bay, magtatap, kasi kahit naka-off yung switch natin, automatic pa rin, meron pa rin, gumagana pa rin yung panel gauge natin. Kahit na digital man yung sayo, gumagana pa rin yun pag dito tayo kukuha sa ignition coil. Ganito lang yung diagram niya mga bay. Halimbawa, ito yung ignition coil mo. Ayan siya. Ito papuntang spark plug. Spark plug. Tapos, ang supply nito mga bay, battery. B plus. Ito yung negative side, dito yung positive side. Ito yung negative natin, dito yung positive natin. Ganyan mga bay. So, ang gagawin natin, simple lang naman na diagram to mga bay. Itong battery kasi, nakatap automatic yan dito sa positive nya. Nakatap yan dyan. Tapos itong negative natin, ito yung dito tayo kukuha ng switch. Halimbawa, ganyan siya. Makatap yun dyan. Negative. Ngayon, ito ang gagawa natin. Ito yung switch natin. Kaganyan siya. So, kahit naka-open ito mga bay, yung panel gauge natin, buhay pa rin yan. Open pa rin yan. Kahit man digital yung sa inyo o yung mga lumang design, gumagana pa rin yan. Yung neutral light, gumagana pa rin yan. Kahit na naka-open ito. Open, close, gana pa rin ito. Still active pa rin ito siya. Kaya nagustuhan kung dito ako kukuha ng switch. So, ganyan lang kasimple mga bay. From battery, ito na yung connection niya talaga. Naka-attach yan dyan. Kung hindi man siya sa battery nang galing dun sa switch, okay pa rin, pero still pa rin na ang supply nito, battery talaga. So, dito tayo magpuputol sa negative, dito tayo maglalagay ng switch. So, ngayon mga bay, punta na tayo sa grahe, kakabit na natin to. Sige. Ito na mga bay. Ito yung ignition coil. Tapos ito yung papuntang high tension cable ng spark plug cable. Ito. Tapos ito yung positive. Negative to mga bay kasi naka-screw siya. Ito pa. Gas chassis, negative to. Ito positive. Tester natin mga bay. Gumagalaw siya. Ano yung continuity? Ibig sabihin dugtong. So, pag ito, tinap natin. Pag gumalaw, ibig sabihin body ground na siya. Yan. Ano mga bay, dito na ba? Ayan. Gumataw. Wala siya rin na. So, ibig sabihin, ito yung negative. Pati ata kung dito. Galaw din na. Magalaw din siya. So, ibig sabihin, kung mag-negative switch tayo, putulin natin to. Kung ito lang, meron pa rin to. So, positive na tayo kukuha mga bay. Kasi meron siya pareho eh.
main connection to, meron din to. So kung dito tayo magputol, dito yung negative switch natin, baliwala kasi naka-ground pa rin to. Net resistance pa rin sya. Meron pa rin sya. Ayun nga ba yun? Ayan. So, dalawa sa mga ba yun? Ayan o. Gumagalaw, diba? Tister o. So, mangyayari dyan. Pag dito tayo nagputol, useless siya kasi naka-ground pa rin to. So, ang gagawin natin, kung nag-negative switch, nakakontak to, so, baliwala. So, gagawin natin, positive switch tayo. Dito tayo sa positive puputol. Dito tayo maglalagay. Kahit naka-off ang switch natin, meron pa rin tayong ilaw sa panel gauge. Meron pa rin siya. So, pwedeng hindi makapag-isip ang yung gagawa ng kalokohan na may case switch ka pala kasi may ilaw pa rin yung panel board mo. So, ganun lang siya mga bay. So, positive tayo kukuha mga bay. Try natin tong positive. Kasi, ground kasi magkabilaan eh. So, parang mahihirapan tayo rito. Tanggalin natin to. Tanggalin natin to. Parang kailan lang. Okay, positive switch tayo mga bay. Dito tayo magputol sa positive switch. Magputs. Para paraan lang ito mga bayo, walang paghahawak eh. Tapos ito switch natin. Gamin muna natin kung saan yung dapat makonect siya. Basta continuity lang kadalasan ito mga bayo. Continuity lang, hindi naman tayo nag-ano ng voltage check eh. Pag voltage check tayo, kailangan natin ilagay ito sa DC na 50 volts. Wala naman kasi 12 volts yan. So, mas maganda isit mo to siya sa mas mataas. Para kung magkaroon man ng power o yung kuryente na tinistingan mo yung mas mataas, lagpas ng 12 volts, so hindi masusunog yung tester mo kasi ang capacity niya 50. So, dito ka sa 50 na mag-set kung 12 volts, ano ka, voltage check ka. Pero continuity tayo, dito tayo sa times 1. Hanggang dito, times 10, pwede siya.
Kaya lang, sensitive na masyado to rito. Kaya times 1 lang tayo. Ngayon, pandarin natin mga bay. Hindi siya makaandar, pero umiilaw pa rin. Oo natin to. Yan. So, andar siya mga bay, di ba? So, ngayon, pag pinatay natin to, oh, patay siya. Ito na yung ngayon yung kill switch natin. So, hindi, pwedeng hindi siya magduda dahil naka-on pa rin yung neutral light natin or kung ano man yung sayo, digital man, meron pa rin yung kahit digital, naka-on pa rin yung buong circuit ng panel board mo. So, ito siya, nakailaw. Kahit pagtsakan mo ito mga bay, kahit anong gawing mo kick, hindi talaga siya andar. Pag-on natin to, oh, yan. Andar siya bay, di ba? So, ganun lang kasimple mga bay. Imbis sana negative switch ako, ang ginawa ko, positive switch na lang. Kasi, double lang contact ground ng ano ko eh. Baka magka-problema pa tayo sa ignition. So, ang pinakamadali, pinakamabilis, positive. So, ito na yun, positive switch na tayo. Ayan, oh. Nakailaw siya, oh. Yun ang maganda rito dahil nakainaw ang panel board, eh. Panel gauge mo, ano, nandyan pa rin. Tapos buong circuit, meron yan. Ito lang yan, mga bay, oh. Sa positive tayo kumuha. Positive tayo kumuha sa kanya. So, diba? Madali lang. Boom! Mga bay, ang nakita ko dun sa motor ko, ang negative ko dun, halimbawa ito yung ignition coil, ito siya, nakatap ito siya sa ground. So nag body ground ito siya, dito ba, dito na side tsaka rito. So ngayon, kung dito tayo kukuha sa negative na to, ang problema natin, kahit naka-open to, active pa rin siya kasi andito yung isang ground. So, ang solusyon ko, dito ako puputol sa positive. Puputulin ko to siya at dito ako kukuha ng switch. Ayan, mga bay. Wala na to siya. Ganyan, mga bay. Imbis na dito, kaso, may ground ako rito sa kabila, meron din dito. Kaya magpuproblema tayo kahit nakaputol tayo rito, ito gumagana eh. Naman to, naka-ground naman to, body ground siya. So, still active pa rin yung ignition coil natin. So, naisipan ko, dito sa positive. Kaya lang, mga bay, kung ito ang gagawin nyo, kung gagayahin nyo to, medyo double tripling ingat talaga kayo dahil positive to siya eh. Once na dumikit ito sa body, talagang magkakaroon ng spark yan, pwedeng masunog. So, kung ito man ang susundin nyo, ay talagang gawa kayo ng paraan na maitago nyo ng gusto yung switch na hindi sasayad sa body.